Hello, Mark here. So, ang i-review natin ngayon na Gundam is yung Gundam Astray Red Frame ni Logili. Ano ko? Logil? O Logili? Hindi ko alam kung paano bigkasin yung pangalan niya. So, real grade siya. Bale, ang hindi ko sure kung pang 19 o yun yung ibig sabihin nung 19 sa pangalan ng real grade na to. Pang 19 siya na ni-release. So, ayun, sabi nila, yung mga real grade daw na medyo nauna, medyo yung may ERG na tawagin, yung early real grade syndrome daw, yung parang may naglulus sa torso or sa waist. So, ayun, tignan natin kung mag-hold ng okay yung kit na to. So, ayun, ano na to? Bale, siguro isang buwan na rin siyang nasa akin. Hindi ko lang siya na-review kasi medyo nag-take ako ng break sa pagbablog. So, ayun. Yun na nga. New year, new vlog. So, ayun. So, ito yung box niya. Ayan. Kung makikita nyo yan, may alcohol pa rin. Bakas ng alcohol. Ayan. Ayan yung sinasabi ko. Number 19 sa line ng green grade. So, ayan. So, straight na tayo sa mobile suit. Ito, si Gundam Astray Red Frame. Ayan siya. So, ayun, straight tayo sa issue. Hindi naman sa issue. Mga nakita ko lang na pagtuunan ng pansin. kung bibilin nyo siya at bubuhin. Ito, yung sticker dito sa likod. Ito, yan. Natatanggal. So, kung meron kayong paint na glossy green or metallic green, i-paint nyo na lang. Wala. Di pa kasi ako marunong mag-custom ng yung mag-paint ng mga Gundam dahil ilang buwan pa lang na akong nag-collect. So, yun lang. Kung may paint kayo, yun, i-paint nyo na lang. Tapos, yung dito sa bandang waist niya. Ito. Loose siya. Ilang beses na laglag sa akin. So, ang ginawa ko, ginlo ko na lang. Kesa mawala siya ng tuluyan. Ayan. Itong part na to. Tapos, ito. Yung sa likod. Siguro, hindi ko alam kung dahil sa pag-cut ko. Pero, ang loose. Ayan, no? Ang loose niya. So, siguro, pwede rin yung lagyan ng super glue dito para sumikip. So, ayun lang yung nakita kong issue na daanan ko. Nadaanan. So, ayun. Overall, ang ganda kasi nga, syempre, real grade talagang yung details. Nag-effort si Bandai. Parang bihira akong makakita ng real grade na plain. Talagang ultimo yung stickers niyo. Ayan. Talagang may effort. Maganda yung mga sticker niya dito sa white part. Ayan. Makikita niyo. Lapit po. Ayan. Ang ganda. Parang hindi siya sticker. Diba? Yun lang. Yung sa itim. Yan. Medyo kita. Yung white. Parang yung pagka-sticker niya kita. Pero dun sa mga white plastic. Yun, maganda yung pagkakalagay. So, ayun. Straight na tayo sa articulation. Ang ganda ng articulation na ito. So, ayun. Simulan natin sa ulo. Yan, diba? Ang ganda. Ayan yung taas. Ang baba. So, hindi siya makapag 360 dahil nakaharanga nung armor. Ito, yung chest piece niya. So, teka, tanggalin ko muna itong sa likod. Kasi matatanggal talaga yun. So, ayun. So, sa arms niya. Ayan. Kapag-rotate. Ayan. Ito yung pinakataas. Diba, ang ganda. Tapos, double joy. Ay, ito may rotation dito.
Tapos double jointed elbow. Itong shoulder armor niya yan, nakakapag-galaw din. Gumagalaw din. Yan, ano, may separate ano siya, part. Hindi siya tulad nung ibang HG na. Yung katulad nung Moon Gundam, yun na next ko yung nare-review. Yung shoulder arm, yung shoulder plate, na doon nakalagay itong ano, arms. Yung arms nung Moon Gundam. Pero ang ganda rin yun, next yun. Ito munang si Astray. So, ayan. Ito yung sa kamay niya. Ayan, ball joint. Tapos ito yung sa cockpit. Oops. Ayan. Opening cockpit. Ayan yung sinasabi ko. Kahit na super glow na, diba? Talagang loose. So, kailangan natin i-push yan. Tapos ito. Ayan, may rotation ng waist. Ayan. Okay naman, no? Tight naman yung joint sa waist. Okay naman. Kasi parang yun yung sabi nila yung sa, ano daw, yung mga early real grade. Eh. Sa waist daw nagkakatalo yung ano, yung fitting. So, tingnan natin. Baka pagtagal din, tingnan natin kung okay pa rin siya. Tapos, meron to dito sa likod. Ito, kung makikita nyo. May extra bend paharap. Kita nyo ba? Ayan, dali. Burong natin to. Ayan. Ayan, pwedeng i-extra bend. Diba? May extra articulation. Pero di naman ganun ka ano, ka drastic nung ano, difference. So, ayun. So, ito yung sa skirt. Yun. Typical na real grade yan. Separate piece. Ayan, ganun din sa kabila. Seto rin. Ayan. And yung butt plug. Ayan. Hindi, ano siya, magka-connect tong dalawa. Siguro para dun nga dun sa may, ayan, extra bend. Para. Ayan. Tapos yung sa legs, ayan, yung universal joint ang tawag dito eh. Ayan. So yun, kayang-kaya niya mag split ulang sa gabal. Ayan. Tapos. So, ito yung sa knees niya. Double jointed. And ito yung, ito uli yung sinasabi ko na yung mechanical aspect. Yung part separation niya, kitang-kita. Ayan, kung makikita niya yan. Dahan-dahan lang. Diba? Kitang-kita. Yung part separation. Ganda, diba? Yung mechanical aspect na gustong-gusto ko sa mga Gunpla, lalo na sa RG. Ayan. So, kung ano, baka isipin nyo yung mga collection ko more on H-Gen RG. Kasi bukod sa maganda yung ano nila, yung details. Ano, medyo ano ako sa space kasi nagko-collect din ako ng ibang laruan. Gaya ng Funko Pop. So, ayun, medyo kukulangin sa space siguro pag nag master grade daw, kaya more on MG tsaka more on HG and RG yung mga collection ko. So, ito, sa paa tayo. Yan, nakakapag-rotate ng 360. Tight fitting din. Okay na okay. Tapos, ito yung pinakataas. Wait. Baliktad. Ito yung pinakataas. Ito yung pinakababa. Tapos may bend dito. Ankle crunch din. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. May bend. Ayan. Nakikita nyo may bend. Meron ding toe crunch. Ayan, meron tayong tech. Yun. So, ayan yung articulation. Ang daming points of articulation na itong RG na to.
kita. So, ayan. Doon na tayo sa kanyang... Oh, bago ko malimutan yung backpack pa pala, no? Ito yung backpack niya. Part separation ng thrusters. Oh, ganda. Ayan. So, may articulation. Pwede rin siyang ibaba. Oh, yeah. Ayan. Pwede siyang ibaba dyan. Ayan. So, ayun. Yun yung dito. Pwede mo lagay yung beam saber handle niya. Yun lang. Medyo loose nga. Di ko alam kung bakit. Fix na lang natin yan pagka may time. Ayun. Yan. Tulad niyan. So, doon na tayo sa kanyang mga accessories. So, yung ito, yung accessories niya. Siyempre, yung una, yung kamay. Yan, pang hold ng weapon. Dalawa. Isang pares. Tapos, uy, tumingin pa. Oh, dito ka. Tapos ito, mga extra hands. Ito, itong dalawang closed fist. Yan. Tapos isang trigger finger, yung pinaka-favorite ko. Oh, yung mag-focus. Yun. Tapos ito, open palm. And yung set ng real grade hands. Ang ganda na ito kasi may color separation siya. Ayan. Parang yung mga bagong real grade wala nang ganito eh. Ayan. Ang ganda na ito kasi gumagalaw. May articulation. Next is yung beam rifle. Medyo typical na beam rifle lang, kulay gray. Hindi nyo naman kailangan ng beam rifle eh. Para sa akin. Next is yung shield nya. Ayan. Ganda ng details. Ganda ng color separation with white, red and black plastic. Ayan. Ganda ng details. So, yun lang yung sticker. Yung gaya nung sinabi ko. Pagka dark plastic talaga. Ewan ko parang hindi siya ganun kaganda. Pag ano, dinikit mo. Kitang kita. Hindi tulad dito. Sa mga white, di ba? May ano. Maganda yung pagkakalagay. Tapos ito yung likod. Ganda ng details kahit di na i-panel line. Pero syempre mas lilitaw yung details niyan pag na-panel line mo. So, ayan. Next is yung kanyang set ng beam saber. Ayan. Ang ganda, flat. Hindi siya yung typical na beam saber na ano, mataba tas panipis. Ito flat. Ayan, tas may beam effect sa gilid. Ito yung kinukomplain ko dati. Ito sobrang nipis kasi. Pagka nilagay mo tas namali ka ng, ano, ng hatak sa kamay niya. Mag-i-stuck eh. Katulad nung nangyari sa Wing Gundam ko. Pag namali ka ng tanggal. Mali ka ng hatak. Putol yan. Nipis eh. So ayun. Tapos, ito yung ano, pinakagustong weapon niya ni Gundam Astray Red Frame, yung kanyang katana. Ano bang pangalan na ito? Wait. Ito sa manual yun eh. Yun, Gerbera Street.
chrome plastic siya, kaya ang ganda. Kumikin ang ganda ng tinong. Tapos meron ditong writing. Eh, dali. Ito muna, yung ano muna. Yung scabber data tawag dito. Basta yung lagayan ng katana niya. Ganda. May color separation din. Ayan, may writing. Kanji kasi. Hindi ko na alam kung paano basahin yan eh. Nag-aaral ako ng Nihongo nung college. Kaso di ko na alam basahin. Ayan. Tapos, ito may writing rin dito. Dahan-dahan lang pag... Tsaka, pag binuon nyo, dahan-dahan lang kasi manipis. O no, tsaka yun dito sa dulo niya. Uy. Ito, yan o, sobrang nipis. Kaya dahan-dahan lang. May possibility na maputol nyo pagka medyo di tayo nag-ingat. Tapos ito yung sinasabi mo may writing. Hindi ma-focus eh, sobrang liyan. Ayan, may writing. Kanji yan eh, alam ko eh. Kasi pag yung maraming sulat, yung maraming balubaloktot kanji. Katakana yung ano, yung parang simple lang, more on guhit. So, ayan. Ganda niya, no? Chrome plated. Chrome plastic yung ginamit. Kaya umikin ang... Ganda. Oops. Ligyan natin dito yan. Tapos, next is yung... Oops. Itong panglagay dito sa kanyang ano to, sa gilid. Dito. Para mailagay mo yung katana o yung lagayan ng katana. So, ito. Teka, ha? Teka lang, ha? Ayan. Or, kung ano mali pala. Ayan. Kanan ako, hindi ako aliwete. Baliktad din. Anak, kanan. Epic ang putik. So, yun, nabalik mo pala ako. Ayan. Sikabit mo lang dito yan. Tsaka ano, kahit pa paano, kahit kabit lang na ganyan, stable yun. Hindi siya basta-basta natatanggal. Stable. Ayan. Natanggal na. Oops, no. Okay, tapos ito yung ano, si Logili, yung minifigure niya. Ito yung pilot ng Gundam Red Astray. Astray Red Prime po, take balik-baliktad ah. Gundam Astray Red Frame, liit. I-paint niyo kung gusto niyo. Yan, liit sobra. Ganun mong kalaki yun. Ang tiyaga na nagpipaint. Saludo ko sa mga nagpipaint nito. Attention to detail yung ginagawa nila. Galing. Tapos yung adapter. Yan, base adapter niya. Yan. So, yun yung si Gundam Astray Red Frame. Yun yung lahat ng meron siya. So, siguro maganda siya dahil sa details tsaka sa articulation. Not really sure kung it will hold up in many months or years to come. Kung ganyan pa rin ka-tight yung mga joints niya. Pero mare-recommend ko siya kasi isa to sa magagandang real grade eh. Oh, kung makikita niyo yung details. Tsaka, ewan ko ah, sa akin ah, pretty stable yun. So, ayun, marirecommend ko siya. Kahit na, siguro kahit nakailang HG na kayo, go na kayo dito. Ang ganda kasi talaga ng details. Tsaka, katana pa lang. Sa katana pa lang,
mapapabili ka na. So, ayun lang. Huwag niyong kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. So, ayun. Collect toys and good memories. Salamat! Don't wanna flowers cause they simple paint. You don't look sad and white, white. I see you smiling so I can't stand all of your tears cause they fake. I know what they really feel. They wouldn't know much about me. Not into fucking with all these, like, money don't count itself. Always be counting on what I earn. If I'm alive then I make it work. Won't get caught up with these dirty drugs. Lost love was all I got in this mess. Talking about how they be getting drips. Truthfully, I got lost too in the moment. But now I'm alone and atoning. Got caught up in my head, so I waited for it. I don't know where I'm going.